Isang totoo at malungkot na kwento ang atin pong matutunghayan sa pagkakataong ito. Dahil ako po mismo ang isa sa buhay na saksi sa araw-araw na paghihirap na nadama ng ating itatampok sa kwentong ito. Taong 1997, isang mataas na opisyal si Luis sa isang kilalang korporasyon ng shopping malls. Ang buhay ay tila isang pangarap na natupad. May masayang pamilya, malulusog na anak, maasikaso at masipag na misis. Sariling bahay at sapat na estadong pinansyal. Piniling tumira sa minanang lupa sa liblib na lugar ng Antipolo kasama ang ilang kapatid at kamag-anak sa iisang compound. Payak na pamumuhay. Isang araw, papasok sa isang opisina, sakay ng kanyang modelong dirt bike. Tinahak ang kahabaan ng EDSA at pumasok na nga sa espasyong paradahan para sa mga tituladong sasakyan ng kumpanya. Pagkapasok sa entrada, sinaluduhan pa ito ng nakatalagang tagabantay. Ikapa nito. Ah, good morning, boss. Boss Luis. Wika nito at tumuloy na sa pagpasok. Ilang minuto pa, may kapansin-pansin na napuna ang tagabantay. May motor na paikot-ikot. Paikot-ikot lamang ito na tila naglalaro, pabilog. Lumapit ang tagabantay. Isang malakas na pagbuga sa silbato nito ang umalingaw-ngaw. Pero hindi natinag ang sakay nito. Patuloy lamang sa pag-ikot. Kinilala kung sino bang sakay ng motor. At napakamot ang tagabantay. Kilala niya ito. Ang kanyang kaninang sinaluduhan. Ang ika nga si Boss Luis. Paikot-ikot lang sa parke ng mga sasakyan. Lumapit pa ng maigi ang tagabantay at sinabi, Boss Luis, ano pong ginagawa nyo? Hindi pa po ba kayo papapasok? At walang patumpik-tumpik sumagot ito habang paikot-ikot ang andar ng motor. Tulungan mo ko. Nasasaktan ang tinig nito kung kaya naguluhan lalo ang tagabantay. Pero tila babagsak na ito. Maagap na lumapit ang tagabantay at sinalubong ang umaandar na motor. Sinungkit sa pagkakasakay si Luis. Boy pa ang makina at nakahigang umaandar ang motor. Ligtas na niyakap ng tagabantay ang lalaki. Pero si Luis ay di maipinta ang sakit na makikita sa ekspresyon ng muka. At wika nito, mautal-utal dahil sa iniindang sakit. Dalhin mo ako sa ospital. Bilis. Napakamot ang tagabantay. Minasdang maigi ang nakaigang lalaki sa kanyang kandungan. Wala naman itong tinamong kung anong malalim na sugat kahit gasgas man lamang. At malabong nabalian ito ng buto dahil siya mismo ang sumulod dito. At ang lahat ng pwersa ng pagbulusok ay sa kanya mismo napunta. Siya dapat ang dalhin sa ospital at ramdam niya ang gulugod na makirot. Pero halos nagmamakaawa na si Luis. At katotohanan nga niyan ay nakita na ng tagabantay halos basa na ang pantalon nito. Naihi ito sa sobrang sakit. Patunay na senyales hindi basta-basta ang sakit na nadarama ni Luis.
sa ospital. Kumakaripas ang misis nito. Nangingilid ang mga luha. Ang puso ay halos sasabog na sa lakas ng pagtibok, bunsod ng pag-alala. Sa loob ng pagamutan ay mabilis nitong natunton ang kinaroroonan ng asawa. Hawak ang kamay ay sunod-sunod ang pangangamusta nito. Inulan si Luis ng tanong mula sa asawa. Pero malumanay lang itong sumagot at sinabing medyo okay na ang pakiramdam. Maya pa ay dumating na ang espesyalistang doktor na tumitingin dito. Ikaw ho ba ang kanyang misis? Opo. Wala kaming makitang rason sa kanyang nadaramang sakit. Kailangan pa po natin ng ilang test para matukoy ito. Sa ngayon, kailangan pa po natin siyang i-admit for monitoring. Sumang-ayon sila sa kaligtasan na din ni Luis. At nag-usap na ang mag-asawa. Tinatanong ano ba ang nangyari sa kanya. Sagot lang ni Luis, wala naman siyang alam bakit siya nagkaganito. Ikapa niya, pagdating sa trabaho, bigla na lang siyang hindi makagalaw. At sa tuwing igagalaw niya ang katawan, ay para itong hinahati sa sakit. Na kahit ang maliit na pagtiklop na gagawin sana niya nang dumating siya sa paradahan ng mga sasakyan, ay di niya kinaya. Kung kaya bumagsak na lamang siya. Sobrang naguguluhan ang mag-asawa. Masigla si Luis. Regular ang ehersisyo. Kumakain ng tama at sapat. At higit sa lahat, wala ito ng anumang bisyo tulad ng alak at sigarilyo. Aktibo din sa sports tulad ng madalas na pagbibisikleta at iikutin ang buong Rizal. Makalipas pa ang ilang linggo, mabilis bumagsak ang kanyang katawan. Ultimo ang kanilang ipon ay mabilis na ding nabawasan dahil sa mga gastusin. Minto na din sa pag-aaral ang mga anak nito dahil sa depresyon. Hindi magawa ni Luis pati ang makabangon para tumungo sa palikuran. Kung kaya ginagamitan na lamang siya ng mga tubo para dito. Lumipas pa ang ilang linggo. Dala ng kahirapan na ang asawa niya ay si Luis na din mismo ang nagsusuestyon na kung maaari ay sa bahay na lamang. At babalik na lamang sa ospital para sa mga kinakailangang pagsusuri. Sa bahay, di maikubli ni Luis ang nararamdaman tuwing sasapit ang gabi. Halos mamilipit ito sa sakit, mula sakong, tuhod at balakang, hanggang sa likod ay tila pinipiga gamit ang malamig na bakal na pumipintig-pintig pa sa bawat himay-may ng mga ugat nito. Nakakatulugan na lang nito magdamag ang sakit. Makakailang pagpababalik-balik sa ospital pero wala pa rin silang makitang kumpirmadong pagtukoy kung ano nga ba ang dinadanas ni Luis. Ultimo doktor ay nakontento na lamang sa haka-haka na baka ay kanser ito sa buto kung kaya nakakailang salang siya sa makina para kuna ng x-ray. Ika nga nila ay MRI. At mas nakababa pa ng kanilang lakas ng loob ang mga sumunod na pangyayari. Dahil nakakatanggap pa siya ng mga salita sa mismong mga kaanak na baka naman umaarte lamang ito dahil wala naman nakikitang anuman ang mga doktor. Kaya nagsasabi ang mga ito ng mga masasakit na salita tulad ng "Uy, yung
bisikleta mo pala, binenta na namin. Di mo naman na magagamit eh. Kuya, arbol na yung sapatos mo. Sayang naman, di mo na masusuot yun eh. Sa puntong iyon, halos mapakuyom na lang ang kamao at papaling sa kabilang gawi ang tingin habang nangingilid ang luha. Na imbes itaas ang kanyang pagnanais na gumaling, ay parang pinuputol na ng mga ito ang kanyang buhay. At pinag-iinteresan pa ang mga gamit. At dala ng kanilang desperasyon, kumapit na sila sa pagkonsulta sa mga albularyo. Naghahanap ng kasagutan at lunas. At nakasumpong nga sila ng bahagyang pag-asa. Ngunit, iba-iba din ang pagbasa ng mga albularyo sa sitwasyon at kalagayan ni Luis. Ngunit naging matunog sa kanilang isip ang isang namumukod-tanging basa ng albularyo na si Luis daw ay nakadisgrasya ng isang malakas na puwersa. Isang kapre daw ang nagawa nito ng abala na nasa kanilang bakuran. Isang malaking puno ng mangga na kung susukatin ang lapad nito ay kailangan ng 3 tao para mayakap ito. Napapaisip sila. Dahil na din siguro sa taas ng kanilang edukasyon, malabo ang kanilang pagkilala sa mga ganitong aspeto. At ang isa naman ay dahil daw sa inggit kung kaya may gumawa ng di maganda sa kanya. Ayon sa isang albularyo, kinukulam daw ito. Wala na silang maisip na iba pang kasagutan na malapit sa nais nilang lohika. Dahil iniwan na sila ultimo ng siyensya na katunganga sa gitna ng karamdaman ni Luis. Isang gabi, patatapos lamang ng pagtingin ng albularyo sa kalagayan ng lalaki, inusalan ng mga dasal, pagwasiwas ng mga kung anong kahoy at dahon, mga di matapos-tapos na pagpapausok. Bago ito umuwi, nag-iwan ito ng salita na bukas pagbalik niya ay sigurado may kakaiba sa kalagayan ni Luis. Pagkaalis ng albularyo ay nilinisan na nila ang nakaratay na si Luis para makapagpahinga. Binuhat siya ng dahan-dahan. Kailangan pa ng 3 tao para maayos siyang mailipat. Dahil kaunting maling pagpihit lamang ng galaw ay halos malagutan na ang lalaki ng hininga sa sobrang sakit. Ipinagpag na ang kanyang higaan at nilinis. Pagkatapos nga nun ay ibinalik na siya at pinagpahinga. Napapailing ang kanyang misis na kung dati ay sa napakalambot na kama ito na ihiga, ngayon ay sa isang matigas na katre at banig itong nakaratay. Dahil tuluyan ang bumagsak ang kanilang kabuhayan at ngayon nga ay baon pa sa mga pagkakautang. Kinabukasan, nagkatotoo nga. Nagkatotoo ang sinabi ng albularyo. Dahil may kakaiba sa higaan ni Luis. Kakakitaan ito ng mga lupa, maliliit na bato at karayom. Ika nga ng albularyo ay nagpapamalas daw ang nilalang na may gawa ng dinaramdam ni Luis ng kanyang lakas. At ipinagpatuloy pa nga nila ang ritual at gamutan sa nakahigang lalaki. Tinanong ng albularyo ang misis nito kung may natatandaan ba itong huling ginawa bago ang pangyayari. Wala naman daw kakaiba. Bukod sa nakaraan nagsubok itong maglinis ng bakuran at nagwalis lang. Napakababaw.
silang iba pang makitang pwedeng maging paliwanag para dito. Kalaunan nga ay nagsubok ng mag-alay ang albularyo sa sinasabing puno. Nagtirik ng isang kandila ang albularyo sa pinakaharap ng pinto at isa naman sa loob ng kanilang tahanan. At ipinakita ng albularyo. Malakas daw na lumuluha ang kandilang inilagay sa kanilang pinto. At ang nasa loob ng tahanan ay tila larawan lawang. Hindi kumikilos ang maliit na apoy nito. Walang anumang paggalaw. At nagwika pa ang albularyo. Nakikita niya daw ang naturang nilalang sa labas ng kanilang pinto. Isa itong maitim at malaking kapre. Nakatingin ito sa kanila. Galit na galit. Umaapoy ang mga mata sa sobrang pula. Walang ibang ginawa ang albularyo kundi ang umusal ng dasal para tapusin ang ritual. Kalaunan nga, ang dating matipunong pangangatawan ni Luis ay napalitan ng butot balat, namamaos na boses at nanlalabong paningin. Ayon pa sa albularyong tumitingin sa kanya, si Luis daw ay kasalukuyang nakikita niya sa kanilang paligid, nakatayo. Humihiwalay na ang espiritu nito. Madalas na daw itong tila itsurang kahoy. Malamig, napakatigas, at walang buhay. Dagdag pa ng albularyo, kaya din daw siguro ito nagkakaganito ay dahil na din sa mga nasa paligid na imbis palakasin ng loob niya ay may mga tao pa na mas nakakadagdag pa ng mga negatibong pakiramdam upang mas panghinaan siya ng loob. Napailing na lang ang kanyang misis dahil may katotohanan ito. Tila sila na lamang talagang mag-asawa ang may kagustuhan maibalik ang lahat sa dati. Dahil madalang pasapatak ng ulan kung siya ay bisitahin ng mas malapit pa nilang mga kamag-anak. Maliligaw lamang kapag may kailangang hiramin sa kanilang mga gamit at iba pang pang-abala. Bukod doon ay wala nang iba. Sa huling pagkakataon, nagtangka ang albularyo upang bawiin ang dating Luis. At sinimulan na nga ang mga pagdarasal at ritual. Buhos lakas ng albularyo sa pagkakataong ito. Kailangan niyang matuldukan ang anuman ang nangyayari at malaman bakit pinapasakitan nila ang pobreng lalaking ito. Pinalibutan nila ng kandila si Luis at sinabi ng albularyo, "Huwag kayong matatakot. Huwag kayong malilingat. Talasan niyo ang inyong pakiramdam at paningin. Makikita sa paligid ang may gawa nito. Ituro ninyo kung makikita nyo. Makikiusap tayo para mabawi natin ang iyong asawa." At ilang saglit pa habang nasa gitna sila ng pagdarasal at ang albularyo ay abala sa pagkumpas ng kanyang mga dahon sa lalaki, yumanig bagya ang lupa. Namatay ang lahat ng kandila at humalimuyak ang amoy ng bulaklak na ilang-ilang sa buong paligid. Nagulat ang lahat sa gitna ng dilim. Sa sulok ng kanilang bahay may nakikita sila. Nataranta ang lahat. Bumaling sila ng tingin sa hinihigaan ni Luis. Ngunit bakante na ito. Tila naiwan na lamang ay isang maitim na anino
kitang-kita nila. Nakatayo sa sulok si Luis. Tila umiilaw ito sa dilim, tulad ng isang malamlam na liwanag ng namamatay na baga. At kitang-kita nila, katabi ang isang malaki at napakitim na nilalang. Yakap si Luis. Umiiyak ito at kumukumpas na nagpapaalam. Magulgol lalo ang asawa nito, nakaluhod sa pagkakagulat. Hindi nito kinaya ang nakikita at ang pahiwatig ng lalaki. Hindi niya ito kinaya talaga. Ikapa niya ay maliit pa ang mga anak nila upang maiwan sa kanya. At biglang nagsalita ang albularyo. Sinasaniba nito. Mismong-mismo ang punto at paraan ng pagsasalita. Si Luis ang lumukob dito at nagwika. Patawad. Hindi na kaya ng katawang ko. Ano mang nagawa ko ay Diyos na ang bahala. Mahal ko kayo ng mga anak natin. Nagimbalang lahat. Isang malakas na ingay ang umalingaw-ngaw sa kanilang bubong. At kasabay nga nito, ang biglang pagbuwal ng albularyo sa pagkakatayo. Nakapagtatakang bumalik ang mga apoy sa kandila. Dahan-dahan, dumiwanag ang paligid. At nasaksihan nila, nakita nila si Luis. Nakahiga na ulit to sa kanyang kama. Walang buhay. Lumuluha ito. Umaagos sa kanyang nakapikit na mata. Ngunit may makikita, ang labi nito ay nakangiti. Ibig sabihin ng albularyo ay hindi na siya mahihirapan pa. At tuluyan na ngang pinanawa ng buhay ang kawawang si Luis. Lumipas ang ilang araw. Nailibing na din ang mga labi ni Luis. At syempre, ika nga ng mga doktor, namatay ang lalaki dahil bumigay na ang mga atay at baga nito. Dahil sa di matukoy na sakit pa rin. Ito ngayon si Jesse. Nasa kadilang terrace. Nagpapahangin. Mag-isa, nakaupo sa may tarangkahan ng bahay at nakatanaw sa malayo. Nang biglang may maalala ito, niningon ito ang isang sulok sa kaliwa at nakita niya ang tambak ng mga kahoy na nakalimutan ligpit ni Luis. Mga piraso ng kahoy mula sa itinumbang matandang puno ng antipolo.